magandang umaga mga kamanoy. Mayroon tayong gagawin ngayon na Toyota Corolla XLi 2012 model. Ang problema nito ay sira yung kanyang computer. Yung computer ng number 1 coil, hindi lumalabas yung kanyang kuryente. Ngayon ang gagawin natin, papalitan natin ang computer. Yan, yan ang kanyang computer na isalang na natin mga kamanoy. Ngayon, pag napalitan natin ang computer yan, hindi yan basta-basta i-start kasi hindi magkamatch yung immobilizer niyan. Ngayon, ang gagawin natin dyan ay isisynchronize mo natin. Hindi na natin kailangan yan ng computer o ano pa man na ano para maano siya ma-program. Ngayon, gagamitin natin yung isang single wire lang na yan para masynchronize. Yan mga kamanoy, isasalang natin dyan sa number 4 at saka number 13. Siyempre ang bilang niyan simula kaliwa lagi. Yan, ganyan. Yan siya. Number 4 at saka number 13. Bago natin yan ilalagay, siyempre naka-switch off yung kanyang susi mga kamanoy. Bago natin sasalang yung wire na yan. Ngayon, lalagay na natin yun. I-una natin yung susi. Yan, ganyan. Kung makikita nyo, magbiblink yung mga yan. Lahat ng ilaw dyan. Magbiblink yan mga kamanoy. Yan. Parehas yan, parehas din yan ng self-diagnostic mga kamanoy. Kung mapapansin nyo, yung bawat blink ng mga ilaw may bilang yan. Ngayon yung kanyang pagsisynchronize, kalahating oras yan mga kamanoy. Pagkatapos ng kalahating oras, papatayin yung susi, hugutin yung susi doon sa ignition cylinder, tapos saka natin uhugutin yung kulay red na yan na wire na ating ginamit sa pag jumper sa synchronizer, saka na natin siya i-start. Hugutin natin yan, ganyan. Tapos i-start na natin yan mga kamanoy. Start yan. Yun oh. Andar agad siya mga kamanoy. Hindi na kailangan ng kung ano pa man na computer mga kamanoy para lang paandar natin yung isang makina. Katulad ng mga ganyan sa Corolla. Kahit anong sasakyan ng Toyota mga kamanoy, pag nagpalit ka ng engine control module na wala naman talaga totaling problema yung security, ganyan lang ang gagawin natin. Isisynchronize lang natin siya para yung system ng security magkakita-kita kumbaga. Ganyan. Yan yung pinalitan natin na coil. Ang problema ng coil na yan mga kamanoy, shortage siya kaya nasira yung computer. Yan, okay na yan. Umaandar na yan mga kamanoy. Medyo mataas pa yung ano niyan, yung RPM kasi nagwa-warm up pa yung makina natin. Pero bababa din yan. Maraming salamat sa panonood mga kamanoy. Sana may natutunan kayo sa ating ginawa ngayong araw na ito. Ito yung unang araw ng pasok natin dito sa Saudi Arabia mga kamanoy. Ito yung una nating dinap na trabaho. Yan, mga kasama ko yan mga kamanoy. Parehas yan taga Bicol, galing sa Bula yung isa, tsaka ito yung taga Partido rin sa Lagunoy. Sige, maraming salamat mga kamanoy. Huwag nyong kalimutan mag-subscribe siyempre mga kamanoy. At tsaka pakishare na rin yung video natin para yung iba naman na maka-encounter ng ganitong problema, mayroon naman silang konting idea kahit pa paano. Maraming salamat.